Maraming salamat sa napakagandang awit ng pagpuri sa Panginoon. Mga kapatid, isang napakagandang gabi at happy midweek po sa inyo lahat. Happy midweek. Ayun, maraming salamat po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at apurihin po ang Panginoon sapagkat sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok na ating naranasan sa nakalipas na kalahating linggo ito, ay ito pa rin po tayo na handang magpasalamat sa Panginoon at handang magpapuri sa Panginoon sa gabi. At lalo't higit mga kapatid, handang makinig ng mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin sa gabi ito. Mga kapatid, ganito po pala ang nararamdaman kapag ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Sapagkat hindi po may kakaila sa aking mukha at sa aking tuhod ang panginginig ng aking tuhod, mga kapatid. Dahil ito pa lamang po ang unang pagkakataon na makatayo ako dito sa inyong harapan upang gamitin ng Panginoon bilang isang tagapagsalita at bilang tagapagbasa ng Panginoon sa gabi ito. At ganun na rin po ang masasalamat ko sa Panginoon dahil po binigay po sa akin ni Brother Pascual itong topic na ito ay tunay po na ako mismo ang nakinabang. Dahil po mga kapatid po noon ay okay lang sa akin ang manalangin na walang damit. Okay lang sa akin noon mga kapatid na magbasa ng banal na kasulatan na hindi man lamang pinasisimulan sa panalangin. Ngunit ito po ay nabago mga kapatid ng dahil sa Panginoon at sa pamamagitan ng topic na ito sa gabi nito. Mga kapatid, tayo po ay nasa chapter 12 na ng Step to Christ at ang ating pong topic sa gabi nito ay pinamagatan, what to do with doubt. Ano ang dapat gawin sa pag-aalala? Tayo po muna ay magalang na yun po para sa siyang panalangin. Panginoon ng Diyos na nasa kataas-taasan ka po ng mga langit, Panginoon, tunay po na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Dahil inyo po kami dinala dito sa inyong bahay, bahay sa bahay, upang kami po ay sa muling makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Upang sa muling, Panginoon, ay marinig namin ang mga paalala sa amin habang kami ay naglalakbay bilang isang Kristiyano. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga kabutihan ninyo patuloy na ginagawa sa amin. Inaanyayahan ka po namin, Panginoon, na kayo po ang manguna sa aming pag-aaral na gagawin na ito. Sa tulong po ng inyong banal na Espiritu ay lubos po namin maintindihan ang aming pag-aaralan sa gabi ito. Maraming po salamat sa pagtinig ng aming mga panalangin sa banal na pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayon mga kapatid, sino po ba yung madalas pag-alinlangan sa banal na kasulatan ng Panginoon? O sino po ba yung hindi makalpas-alpas sa mga kaliguan na ginagawa natin? O sino po ba yung mga tao na hindi magawang matagumpayan ang kahit na maliliit lamang na pagsubok sa atin ng kaaway na si Satanas? Mga kapatid, ang sabi ko dito sa Steps to Christ, those who are young in the Christians lang. Ibig sabihin pala mga kapatid, yung mga tao na nanatiling bata sa pananampalataya. Yung mga tao na hindi lumalago sa ating mga pananampalataya. O kung tayo pa hindi lumalago sa ating mga pananampalataya, mga kapatid. Dahil ang sabi dito mga kapatid, tayo mismo at ang Panginoon ang siyang saksi kung anong pananampalataya tayo meron sa Panginoon. Kung anong relasyon tayo meron sa Panginoon at kung anong mga kasalanan ang ginagawa natin sa Panginoon. Dahil mga kapatid, ang sabi dito, kapag tayo ay may nasumpungan na isang katanungan dito sa banal na kasulatan ng Panginoon at hindi ito nabigyan ng sapat na kasagutan o hindi ito nabigyan ng gusto natin ng kasagutan, dito po magsisimula ang ating pag-aalinlangan. At habang po tayo ay nag-aalinlangan mga kapatid, tayo po ay maguguluhan. At sa kabila po ng habang tayo ay naguguluhan, ito po ang gagamitin ni Satanas upang tayo ay busa ng hindi manampalataya, upang tayo ay busa ng hindi maniwala sa banal na kasulatan ng Panginoon. God never asked us to believe without giving sufficient evidence upon which to base our faith. Ang sabi dito mga kapatid, kailanman ay hindi tayo pinilit ng Panginoon
na tayo ay maniwala sa kanyang kasulatan o sa kanyang banal na kasulatan. Kailanman hindi tayo pinilit ng Panginoon na tayo ay maniwala na wala tayong batayan ng ating mga pananampalataya. Gaano po kabuti ang Panginoon, mga kapatid? At ang sabi dito, ang gustong pananampalataya pala ng Panginoon, mga kapatid, ay yung pananampalatayang buong puso, yung pananampalatayang buong lakas, at hindi yung pananampalataya pakitang tao lamang. Yet God never removed the possibility of doubt. Kailanman, mga kapatid, ay ang sabi dito, hindi inalis ng Panginoon na tayo ay hindi inalis ng Panginoon ang ating karapatan na tayo ay mag-alinlangan. Ngunit ang ating pag-aalinlangan ay hindi dapat natin gamitin sa banal na kasulatan ng Panginoon. But we have no reason to doubt God's word because we cannot understand the mysteries of His providence. Ibig sabihin pala, mga kapatid, wala tayong rason para tayo ay mag-alinlangan sa kung anong nakapalaman o sa kung anong misteryo ng banal na kasulatan ng Panginoon. Dahil ang sabi dito, mga kapatid, kung ano ang Panginoon, ay ganun din ang kanyang sulat. Ibig sabihin po, mga kapatid, kung ang Panginoon po ay banal, ang kanyang sulat ay banal. Kung ang Panginoon po ay pure, ang kanyang banal na kasulatan ay walang dugis. Isang halimbawa po dito, mga kapatid, kung ating papungitatanong sa ating mga sarili, o di kaya sa mga taong mayroong mataas na pinag-aralan sa banal na kasulatan ng Panginoon, kung tatanungin po natin sila na kung sino ang Ama ng Diyos Ama na nasa langit. Sa tingin niyo po, mga kapatid, mayroong kasagutan niyo. Brother Dan, may kasagutan po ba sa tanong na ito? Sa tingin ko po, mga kapatid, kung hindi po ako nagkakamali, ay hindi natin, o hindi na ito magkakaroon ng kasagutan. Dahil ang sabi dito, hindi na ito abot ng ating mga murang pag-iisip o hindi na ito dapat ipalam sa atin ng Panginoon. Dahil ang sabi sa 2 Petro 3:16, ganun din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na duoy sa nilita, ang magabagay na mahirap na nawain na isininsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang niyaga, gaya rin naman ng ginagawa nila sa kasulatan na ikapapahamak din nila. At ang sabi sa Deuteronomy 29:29, ang mga bagay na lihim ay naumukol sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na liyak ay naumukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosan ito. Ibig sabihin pala, mga kapatid, may mga bagay na sadyang ipapaalam o ipapayag ng Panginoon na ipaalam sa atin kung ito po ay ikabubuti natin, kung ito po ay ikalalago ng ating pananampalataya, o kung ito po ang magiging dahilan upang mabawasan o mawala ang ating pag-aalinlangan sa banal na kasulatan ng Panginoon. At yung pong sinasabi dito na hindi ipapaalam, kagaya naman ang binigay ko sa inyo na halimbawa, ito po ay hindi ipapaalam sa atin ng Panginoon at ang sabi dito ay ipagpasadyos na lamang natin dahil hindi nga abot ng ating mga murang pag-iisip. If His greatness and majesty could do. Ayun, ibig sabihin pala, mga kapatid, kapag naunawaan ng mga tao kailanman ay hindi nila binuksan ang banal na kasulatan ng Panginoon, o di kaya ay naunawaan ang banal na kasulatan ng Panginoon na kailanman hindi man lamang sila naglaan ang oras dito, o naunawaan ito ng mga tao hindi man lamang nanalangin sa Panginoon, nagiling sa Panginoon, na maunawaan nila kung ano ang misteryo na nakapalaman dito sa banal na kasulatan. Ang sabi po dito, kapag nalaman ito ng mga tao kagaya noon, ay ang banal na kasulatan ng Panginoon ay hindi na magtataglay ng napakatibay na patutuo ng kapangyarihan ng Panginoon. Yet this simply states
truths lay hold upon subjects so elevated, so far-reaching, so infinitely beyond the power of human comprehension that we can accept them only because God has declared them. Na banal na kasulatan ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi dito ay meron lamang na napakasimpleng mga talata. At ngunit, kaya nitong dugunan ang ating mga pangangailangan sa ating Panginoong spiritual na pangangailangan. At ito ay may napakalalim na kahulugan. At sabi dito, madali itong maunawaan kung tayo ay naghahangad ng kaligtasan. At madali itong maunawaan ng taong naghahangad ng madagdagan ang kaalaman sa banal na kasulatan ng Panginoon. Dahil ang sabi mo doon sa Deuteronomy sa unang Corinthians 2:10, sa binasa ni Sister, ang sabi mo doon, ngunit ang mga ito ay ipapahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ang lahat ng bagay o ang malalim na bagay ng Diyos. Mga kapatid, nalaman po naman natin kung saan nagsisimula ang pag-aalinlangan. Ngayon mga kapatid, haalamin naman natin kung ano ang magiging bunga sa kabila ng ating mga pag-aalinlangan. Ano nga pala, ano nga ba talaga ang magiging bunga sa ating mga pag-aalinlangan? Ang mayroon po dito ibinigay na bunga o tatlong bunga sa kabila ng ating pag-aalinlangan. Ang sabi po dito, hindi natin mauunawaan ang banal na kasulatan ng Panginoon o hindi natin mauunawaan ang mga nakapalaman dito sa banal na kasulatan ng Panginoon. Ito po ay dahil sa ating pag-aalinlangan. Sa pangalawa, mahihiya tayo na malaman ng ibang tao na tayo ay hindi lumago sa ating pananampalataya. O mahihiya tayo na malaman ng ibang tao na tayo ay nananatiling batas sa ating mga pananampalataya. At sa pangatlong sabi dito, dito magsisimula na tayo po ay manghihina sa ating mga pananampalataya. Dito po mawawala ang gana natin sa pagbabasa ng banal na kasulatan ng Panginoon. At ito po ang bunga ng pag-aalinlangan. But it is Satan's work to prevent the investigative powers of the mind. Na ito pala mga kapatid na bagay na ito ay gawain lamang ng ating kaaway na si Satanas. Ang guluhin ng ating mga pag-aaral na ginagawa. Na para sa pag tayo ay nagulong sa ating mga pag-aaral na ginagawa, dito po magsisimula na tayo ay mawawala na ng gana sa ating mga pag-aaral na ginagawa. At kapag tayo ay nawala na ng gana, dito po magsisimula na tayo ay mayayamot sa ating mga pag-aaral na ginagawa. At sa kabila, at habang tayo, at tayo dito po magsisimula na tayo ay hihinto sa ating mga ginagawang pag-aaral. Sa Hebreo 3:12, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na ikapapahamak din nila. Mga kapatid, dapat po ba tayong lumago sa ating mga pananampalataya? O dapat po ba tayong lumago sa pagtuklas ng kaalaman sa pamamagitan ng banal na kasulatan ng Panginoon? Mga kapatid, ang sabi dito, huwag po tayong makuntinto sa kung anong pananampalataya meron tayo ngayon. Huwag tayong makuntinto sa kung anong paniniwala meron tayo ngayon. At huwag tayong makuntinto sa kung anong relasyon tayo meron sa Panginoon ngayon, mga kapatid. Dahil ang sabi dito, hindi pa yun sapat para matulungan tayo upang matugunan, o matulungan tayo para mapalakas ng ating pananampalataya, at matulungan tayo upang hindi na tayo mag-alinlangan sa banal na kasulatan ng Panginoon. Sa Colossians 2:3, ito po ang sinasabi. Na siyang kinatagpuan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan ng karunungan at ng kaalaman. Mga kapatid, dito po sa talatang ito binabanggit na ang sinasabi nito ay wala nang iba tayong mapagkukunan na talino, hindi kaya kaalaman para maunawaan ang banal na kasulatan ng Panginoon. Dahil ang sabi dito, ang Diyos lamang o siya lamang ang tagapag-ingat at kinatataguan ng kaalaman
ang kayamanan ng kaalaman. At ang sabi, ang payo sa atin ni Apostol Pedro, grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Na tayo po ay ang sabi sa atin ni Apostol Pedro, na tayo ang payo sa atin, na tayo ay magsilago sa biyaya, na tayo ay magsilago sa pananampalataya, at tayo ay magsilago sa pagkilala sa Panginoon nating Diyos. Sa 2 Pedro 3:18, datapwat, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Cristo. When the people of God grow in grace, they will be constantly obtaining of clearer understanding of His grace. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo ay lumago sa ating biyaya, kapag tayo ay lumago sa biyaya at sa pananampalataya, ay di ba unti-unti mawawala ang ating pag-aalinlangan sa banal na kasulatan ng Panginoon. Ngunit ang landas ng matuwid ay para lumiyag na liwanag na sumilang sa higit at higit sa sakdal ng araw. Sa Kawikaan 4:8. Ngunit mga kapatid, sapat na ba yung mga binanggit ko na paraan para mapalago ang ating pananampalataya? Sapat na ba yung mag-aral tayo para mapalago ang ating pananampalataya? Dahil ang sabi dito, without the guidance of the Holy Spirit, we shall be continually liable to raise the scripture or to misinterpret them. Na ibig sabihin pala mga kapatid, ay hindi pa sapat na tayo ay mag-aral ng banal na kasulatan ng Panginoon. Kung tayo po ay nag-aaral, na hindi man lamang tayo humihingi sa Panginoon ng gabay ng banal na Espiritu para lubos nating pangunawaan ang banal na kasulatan ng Panginoon. Dahil mga kapatid, kapag po tayo, ito yung pakinabang sa akin ang topic na ito mga kapatid, itong part na ito, na dito sinabi na hindi natin lubos mangunawaan ang banal na kasulatan ng Panginoon kapag tayo ay nag-aral ng banal na kasulatan ng Panginoon na hindi simula sa panalangin. O kung tayo ay nag-aral ng banal na kasulatan ng Panginoon na hindi tayo humingi ng tulong ng banal na Espiritu para maunawaan natin ang mga bagay na nakapalaman dito sa banal na kasulatan ng Panginoon. Sa unang Korintos, yung po ang sinabi nga, binasa ni Sister, ano? Na ang Diyos lamang ang tagapagtago ng kaalaman. Dahil ito lamang ang makakatulong sa atin mga kapatid para lubos natin maunawaan ang banal na kasulatan ng Panginoon. Tanging ang tulong lamang ng Panginoon at sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang makakatulong sa atin para mawala ang ating pag-aalinlangan. If we will not give the scripture clouded to comprehend, we must give the simplicity of faith of a little child. Mga kapatid, ulitin ko sa inyo, if we have not give the scriptures clouded to comprehend, we must give the simplicity and faith of a little child. Para pala mga kapatid, mas lalong maging malinaw ang ating pag-aaral na gagawin. Kailangan natin ang simpleng malagong pananampalataya na gaya ng isang bata. Iba po ito ng sinasabi ko kanina na bata sa pananampalataya. Ito po ay malago, simpleng malago na gaya ng maliit na bata. Mga kapatid, ano po bang meron katangian ng isang bata? Ba't gusto ng Panginoon na inibawa tayo sa maliit na bata? Mayroon po dito ibinigay na tatlo na katangian ng isang bata na gusto ng Panginoon ay maging kagaya nila tayo. Ang sabi po dito, ang bata ay handang mag-aral. Ang bata ay handang mag-aral sa banal na kasulatan ng Panginoon.
na ang ibig sabihin dito mga kapatid, siguro ay hindi natin kailangan na magmataas kung anong kaalaman meron tayo, kung anong pinag-aralan meron tayo. Ang sabi dito sa number 2, walang kakayahan, ang maliit na bata ay walang kakayahan na malaman ang kadakilaan ng Diyos. Sa number 3, ang sabi dito, ngunit ang batang maliit ay humihingi ng tulong sa banal na Espiritu ng Panginoon para malaman ang kadakilaan ng Diyos. Kaya pala gustong ng Panginoon na maging kagaya tayo ng ang pananampalatayan natin ay kagaya ng isang maliit na bata, dahil ang maliit na bata ay dito'y pinapakita na marunong magpakumbaba, marunong humingi, at marunong tumanggap. At ang sabi ng Diyos, if any man willing to do his will, he shall know the teaching. Mga kapatid, sa gabi pong ito, tayo po ay inaaniyang ng Panginoon. God invites us to prove ourselves the reality of His word, the truth of His promise. Na inaaniyang tayo mga kapatid, na subukin natin ang katunayan ng Kanyang salita. At pangako, katotohanan ng Kanyang mga pangako. Sabi pa dito mga kapatid, hindi natin pala kailangan ang umasa lamang sa kung sino ang tumatayo dito sa ating harapan. Huwag tayong umasa na madagdagan ang ating kaalaman na hindi man lamang natin ginawang buksan ang banal na kasulatan ng Panginoon. Kung tayo lamang ay mag-aasa sa mga taong tatayo dito para madagdagan ang ating kaalaman. At ang sabi sa Corinthians 3:12, sapagkat ngayon malabo kayong makakakita ng salamin, ngunit mukha ngayon makikilala mo ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala mo na gaya naman ng pagkakilala sa akin. Mga kapatid, ano po bang relasyon meron tayo sa Panginoon? Ano po bang pananampalataya meron tayo sa Panginoon? At ano ba ang pagkilala natin sa Panginoon sa gabi nito? Sapagkat ang sabi nito mga kapatid, kung anong relasyon meron tayo sa Panginoon, kung anong pananampalataya meron tayo sa Panginoon, at higit sa lahat, kung anong pagkilala natin sa Panginoon, ay ganun din ang pagkilala niya sa atin. Nawa mga kapatid, sa paglisan natin sa gabi nito sa bahay ng Panginoon, ay dala-dala natin ang pagpupursige na lalo natin maunawaan ang banal na kasulatan ng Panginoon. Dala-dala natin ang determinasyon na tayo ay lalo magsilago sa ating mga pananampalataya. Dala-dala natin ang determinasyon na lalo pa natin kilalanin ng Panginoon. At ito po ang mensahe ng Panginoon.